Ano, ipapakita ko ngayon sa inyo kung ano yung ginawa ko dito sa aking motor para tumipid siya na kasing tipid ng FI ano. GY6 engine to, mga boss, 150. Moto push 150, ano, pare-parehas lang naman yan basta mga China, mga boss. Unang-una pinalitan ko tong CDI, Apido na pang TMX 155 ano. Nung pinalitan ko siya, mababa nung stock pa, mababa na yung minor niya. Nung pinalitan ko, tumaas yung minor. So nagbaba na naman ako, kaya laking tulong yun sa katipiran ano, para tumipid yung ating motor sa gas. So yung pangalawang ginawa ko, pangalawa mga boss, ang ginawa ko dito naman sa carburetor is yung karayom niya. Naka number 2. Lima yan, limang groove yun nandun sa pinaka 1 at 2, sa number 2. Sa number 2 ko siya nilagay. Tapos yung sa fuel air mixture niya, ang ginawa ko dyan is nasa 3 port lang. 1 half turn, tapos 1 turn sa gitna nun. Kaya 3 port. 3 port lang na labas, hindi siya 1 turn, 3 port lang, no? Napakatipid niya sa gas. Okay naman yung sa performance, maganda, ano? Hindi naman nagbago, mas gumanda pa nga lalo eh. Ang sunod kong ginawa, mga boss, naka-modify ang ignition coil ko, ano? Ayan. Ito naka-connect yan sa negative ng battery. Ayan, para lumakas yung kuryente niya. Maganda yung sunog. Para mabilis niya masunog din yung gas, ano? Kahit nga ganito na naka number 2 pa rin, naka 3 port pa rin, ang plug reading ko pa rin diyan reach pa rin, ano. Pero hindi na siya ganoon kalakas kumpara mo dun sa stock niya kahit sa number 3. Ano? Sinubukan ko na to lahat eh. Sa number 3 nga malakas pa rin eh. Ano? Kahit nakuha mo na yung tamang sunog niya, malakas pa rin. Kasi nga meron siyang automatic enricher, ayan oh. Ah? Hindi lang choke yan basta-basta mga boss. Automatic enricher. Pag naramdaman niya na lean ka na, magsusupply yan ng gas. Ano? Yan ang tama talaga dyan. So, sunod na ginawa ko mga boss. Doon sa air filter naman niya. Sunod naman itong air filter niya mga boss. Ayan o. Tinanggal ko yung pinakapapil niya. Ginupit-gupit ko. Kasi hindi siya makahinga. No? Ito, peke man to. Local tong mahinang klase to. So, kung gusto niyo magpalit kayo ng mas magandang klase. Ano? Pero ako tinanggal ko na. Ito lang tinira ko itong pom. Ayan o. Kaya naka-open na yan. Kung gagawin nyo yung setup natin, kailangan wala rin kayong air filter. Ganito din dapat yung air filter nyo para mas maganda. Ano, nakakahinga siya ng maayos. Sunod naman ito. Ito mga boss. Kaya sabihin nyo ito na air breather lang to. Malaking tulong to mga boss. Lalo pag mainit na, naka long ride ka. Mainit na yung makina. At least may singawan siya. Pero nakakadagdag performance din to sa motor. Ano? Nandun na rin tayo sa dapat regular ka din na nagpapalit ng langis, ano, para mas maganda yung kwan ng mga gear mo, ano, mas maganda yung play ng gear, ano. Ito, maglagay din kayo ng mga ganito mga boss. Ito, simple lang pero napakaganda nito, ano, malaking tulong to sa makina, sa mga GY6, ano. Mas maganda pa nga mga boss, kung meron naman kayong budget, magpalit kayo ng muffler, yung hindi masyado maingay o ipakalkal pipe nyo na lang, para hindi rin kayo mahuli, ano. Ipapakita ko sa inyo ngayon mga boss yung sunog ng aking motor. Ayan o. Sa number 2 na siya, ano? Tapos naka 3 port siya. Ayan o. Reach pa rin yung timplada niya. Ayan o. Reach pa rin, ano? Kaya kahit naka number 2 na siya, sabihin mo, isipin mong lean yung timpla yan. Nakita nyo naman yung reading o. Ayan o. Yung spark plug ko, ha? Tagal na ito yung spark plug na to, kinakalawang na, pero okay pa rin, ano? Mag-aana pa rin siya. O, ganun lang naman mga boss yung setup ko. Ano? Kung gagayaan nyo, wala naman problema yun. Kung ayaw nyo naman, okay lang din. Basta at least pinakita ko sa inyo kung paano ko pinatipid ito. Ano? So, alam naman natin na malakas talaga sa gas yung mga GY6, lalo yung mga 150. Ano? Malakas sa gas yan. Pero pag ginawa mo itong setup ko, ginaya mo, makikita mo talaga yung pagkakaiba. Tipid sa gas. Ano? Na although mahal lang talaga ngayon yung ating kwan, ano, gas, pero pag nagmura yan, mas tipid na tipid ka na. Mas titipid pa to mga boss pagka dire-diretso lang yung biyahe, walang kwan siya, walang traffic, walang ahunin. Kasi ako merong heavy traffic na, tapos mga ahunin pa yung tinatakbo ko, maabot siya ng 41 per liter, ano.
41 to 42 kilometer per liter. Heavy traffic, kasama na yung heavy traffic doon. Tapos mga ahunin yung daanan ko, no? Kasama na rin yung mga sobrang kwan dyan, walwalan na, no? Ganun lang mga boss. Marami salamat.